Blessed day, mga kapamuso. Kung maaalala po ninyo, last week ay ating pong pinag-aralan ang moral relativism. Ito po ay bahagi ng pilosopiya na naniniwala na hindi mo pwedeng sabihin na mali o tama ang isang bagay dahil depende po yan sa lugar, kultura o sa tao mismo. Pero sa ating pag-aaral, ating pong napatunayan na ito po ay mali kung ating pong pagbabasihan ng Biblia. Dahil ang Diyos ay nagtakda ng standards o pamantayan, moral law, na dapat po nating sundin. At ang moral standards po ng Panginoon ay hindi po nagbabago. And tayo pong mga tao ay binigyan ng konsensya upang malaman po natin kung tama o mali ba ang isang bagay. Ngayon po, ang ating pag-aaralan ay patungkol po sa opinyon. Ano pong kinalaman nito? Dahil tulad ng moral relativism, marami sa atin na naniniwala, pag sinabing opinion, ay walang mali. Kagaya po ng sabi ng teacher ko before, pag tinatanong kami patungkol sa isang bagay, ano ang opinion mo dito? Wala namang tama o mali pagdating sa opinion, yung sabi sa amin, para ma-encourage kaming sumagot. Kaya nga, nauso ang salitang respect, may opinion. Kaya ang ating pag-aaralan ngayon ay, kailan mali ang isang opinion? Pero bago yun, i-define muna natin ang opinion. Pag sinabing opinion ay, ito po ay assumption. Isang palagay o kuro-kuro. Ito po ay subjective, pansarili, personal. At ang opinion po ay hindi fact. Hindi siya katotohanan dahil base lamang po sa sarili niyang paniniwala yon. And ang fact po ay proven and tested na totoo. And ang opinion usually, nagsisimula po siya sa salitang tulad nito. Sa palagay ko, I think, mga ganon. And para sa akin, yan yung kadalasang simula ng sentence kapag ka nagpapahayag tayo ng opinion. Halimbawa, tinanong mo yung isa, ano ang gusto mo? Morena o mistisa? Mayroong mga tao, para sa kanila, opinion nila, mas maganda ang morena o sa iba naman ay mistisa. Sa ibang tao, para sa kanila, mas maganda ang bansang Japan kaysa sa South Korea, vice versa. Yun po ay walang tama. Wala ring mali. Dahil depende po yun sa preference. Yun po ay pasok po sa opinion. Isa pa pong halimbawa, sa medical po, mayroon pong tinatawag na second opinion, third opinion. Halimbawa, kadalasan, pag merong inuubo, sobrang ubo, 'di ba? Sa atin, ang una nating opinion ay siguro may TB ka. O tuberculosis. O kaya pwede rin naman baka may COVID ka. Hangga't hindi napapatunayan o nakukumpirma ng doktor at laboratory test 'yung sinasabi mo, 'yun ay mananatiling opinion. And going back to the topic, sinabi natin kanina, respect, my opinion. Ano ba ang salitang respect? Pag sinabi natin respect, di ba sabi nila, respect is earned. Tinatrabaho yan eh. Ang pag sinabing respeto, ito yung mataas na pagtingin, mataas na paghanga dahil sa kanyang competence, sa kanyang genuine love, or sa anumang mga magandang bagay na ginagawa niya. Rule of thumb po, ang bawat tao, regardless kung sino siya, dapat po binibigyan natin ng respeto. Kahit sa palagay natin ay hindi po ka-respeto, yan po ay nire-respeto. Kaya nga po, kahit po ang mga sinasabi nating mga kriminal, di ba, or yung mga salot ng lipunan, kung tawagin sa ating lingwahe, ay sila po ay may mga karapatan din na dapat din nating i-respeto. Gayunman, pagdating po sa opinion, paano mo re-respetuhin ang isang opinion na hindi naman totoo? Di ba po? Kaya nga, ang tanong ngayon ay, kailan mali ang isang opinion? Kung ang opinion ay salungat po sa katotohanan. Magbigay po tayo ng tatlo lamang halimbawa. Unang-una, mali ang isang opinion kung ito ay salungat sa katotohanan ng siyensya. Halimbawa po, ang opinion ng LGBT community patungkol sa SOGI or Sexual Orientation and Gender Identity, para sa kanila, sa ibang bansa po ganito, para sa kanila, hindi mo pwedeng tawagin na male or female ang isang bata
Kaya nga ang tawag sa kanila ay they babies. Hindi nila tinatawag na he or she. Sabi po dito sa bahagi ng news article, "For us, it means raising our kids with gender-neutral pronouns. So, they, them, their, rather than assigning he, she, him, her from birth based on their anatomy." Itong opinion na to ay malinaw na salungat po sa katotohanan ng siyensya, dahil alam naman po natin kung paano po i-identify kung babae o lalaki ang isang tao. Pagdating naman po sa opinion o argumento ng mga pro-choice o mga taong sumusuporta sa abortion, ito po ang kanilang paniniwala. Bakit po sila sumusuporta sa abortion? Sabi nila, dahil hindi mo daw malalaman kung kailan nagsimula ang buhay ng isang tao doon sa sinapupunan. Pangalawa, para sa kanila, ang fetus ay bahagi lamang ng katawan ng babae. Halimbawa, tonsil or whatever part of the woman's body. And sinasabi din nila na ang fetus, ito ay tissue lamang. Pero according to science, the moment na nagkaroon na ng heartbeat ang fetus, tao na yan. Meron na siyang sariling puso, meron na siyang sariling buhay. Once na tumigil ang pagtibok ng puso ng fetus, wala na, mamamatay yun. Pero dahil may sarili siyang puso, nagsimula na ang buhay. Kontra na naman sa siyensya. Kaya ang kanilang opinion ay mali dahil ito po ay salungat sa sinasabi ng siyensya. Pangalawa po, kailan mali ang isang opinion? Ang isang opinion ay mali kung ito po ay salungat naman sa katotohanan ng kasaysayan. Marami sa atin nagpapahayag ng ating mga opinion patungkol sa mga bagay-bagay, sa mga istorya, kasaysayan, pero isang bagay po ang hindi pwedeng magbago. Yung mga historical records, facts patungkol po sa ating history. Halimbawa po dito, sa world history, may mga tao na dinideny na nangyari ang Holocaust. Ano po yung Holocaust? Ito po yung malawakang pagpatay sa mga Hudyo kung saan tinatayang 6 to 7 million ang pinatay noong panahon ni Hitler. At dito nga po sa Germany ay nakulong ang isang 93 years old na German dahil sa kanyang paniniwala na wala namang Holocaust na nangyari. Pero according to history, nangyari po ang Holocaust. Halimbawa po, dito naman po sa kasaysayan sa Pilipinas, i-clarify naman natin yung kumakalat na paniniwala patungkol po sa ating tinatawag na Golden Era. Siguro marami sa atin ay narinig na ito. Totoo ba na nangyari sa Pilipinas ang 1:1 peso and dollar exchange? According sa Bangko Sentral ng Pilipinas, hindi po ito nangyari. Noong 1985, ang peso dollar exchange ay 3 pesos and 90 centavos. Noong 1985, ito po ay naging 18 pesos and 60 centavos. Ibig sabihin, ang kumakalat na paniniwala na 1:1 ay mali. So, ito po yung mga halimbawa lamang. Now, once na ang isang paniniwala o opinion ay salungat na po sa katotohanan ng kasaysayan, ito po ay isa na pong maling opinion. Pangatlo po, kailan mali ang opinion? Kung ang isang opinion po ay salungat na sa katotohanan ng Biblia. Halimbawa na lamang po ang opinion o paniniwala na maraming daan patungo sa Diyos. At isa sa pinakasikat na nagsabi nito ay si Oprah Winfrey. Ito po ang sabi ni Oprah Winfrey. "There are millions of ways to be a human being and many paths to what you call God. Well, I am a Christian who believes there are certainly many more paths to God other than Christianity." Ang paniniwala niya, maraming daan patungo sa Diyos maliban pa sa Kristyanismo. Itong opinion na ito ni Oprah Winfrey, tama ba ito? Mali, sapagkat ito po ay salungat na sa katotohanan ng Biblia. Ang sabi po sa John chapter 14 verse 6, Jesus said to him, "I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me." Isa pang opinion na madalas ko naririnig even among Christians ay ang ganitong klaseng paniniwala. Everything that happens
is God's will. Ito po ba kaya ay may katotohanan? Ito ay paniniwala rin ni Byron Katie na paniniwala niya na lahat ng bagay na nangyayari ay kalooban ng Diyos. Well, kung pag-aaralan po natin ang Biblia, ito pong paniniwala na ito ay mali rin po. Bakit? Dahil alam po natin, meron pong tinatawag na God's perfect will at meron din naman tinatawag na permissive will. Merong perfect will, ito yung perfect will talaga ni Lord, ito yung kalooban niya. Pero pag hindi nangyari yon, may mga bagay siya na pinapayagan dahil na rin sa katigasan ng puso ng tao. Magbigay po tayo ng ilang halimbawa na madalas po nating naririnig. Halimbawa po patungkol po sa kasalanan at sa temptation. Dati may naririnig ako na para bang pag ikaw ay bumagsak sa kasalanan or ikaw ay tinutukso, sinasabi nila, naririnig ko na ay perfect will ni Lord na ako ay para bang bumagsak sa kasalanan, which is mali po. Hindi po kalooban ng Diyos na ikaw ay bumagsak sa kasalanan. Hindi kalooban ng Diyos na ikaw ay pumunta dun sa temptation at mahulog sa kasalanan. Malinaw po na sinabi sa Santiago chapter 1 verses 13 and 14, huwag sabihin ni naman na tinutukso siya ng Diyos kapag siya'y dumaranas ng pagsubok, sapagkat ang Diyos ay hindi maaring matukso at hindi rin naman niya tinutukso ang kahit sino. Natutukso ang tao kapag siya'y naaakit at nagpapatangay sa kanyang sariling pagnanasa. Hindi po kalooban ng Diyos na ang tao ay bumagsak sa kasalanan. Sapagkat sabi niya pa po sa 1 Peter chapter 1 verse 16, sapagkat nasusulat, magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. Isa pa po, kaganapan, halimbawa na lamang po, yung sa Romans chapter 13, ito po ay madalas na namimisinterpret na sinasabi na perfect will ni Lord ang lahat ng klase ng pamamahala. Perfect will ni Lord ang lahat ng klase ng gobyerno. Pero kung titignan po natin ang kasaysayan at maging dito po sa example sa Israel, may mga pinapayagan po ang Diyos na hindi naman po niya talaga perfect will. Halimbawa po, sa istorya po ng gobyerno ng Israel, makikita po natin sa 1 Samuel chapter 8, ang klase ng gobyerno na meron ang Israelites ay tinatawag na theocracy. Ang Diyos ang nagrurule, siya ang namamahala. Samantala po dito sa Pilipinas, ang tawag po natin ay democracy. People rule. Ngayon, nang humingi ang Israel ng hari, ang Diyos po ay na-offend, nagalit siya. Sumama ang kanyang loob. Gayunman, pinayagan ng Diyos. Bakit nagalit ang Diyos? Kasi unang-una, mali ang motibo nila. Pangalawa, hindi pa right time para magkaroon sila ng hari na ang tinutukoy nga po natin dito ay si Lord Jesus Christ. Pero binigay ng Diyos ang kanilang gusto. Ito yung sabi sa verse 7. Sinabi naman sa kanya ni Yahweh, sundin mong lahat ang sinasabi nila sapagkat hindi ikaw kundi ako ang itinakwil nila bilang hari nila. Sa paghingi nila ng hari, itinakwil nila si Yahweh at nagbigay ng babala ang Diyos. Pagdating ng araw na iyon, irereklamo ninyo kay Yahweh ang inyong hari na kayo mismo ang pumili, ngunit hindi kayo papakinggan ni Yahweh. Alam na po natin ang kasaysayan ng Israel. Dahil sa pinili nilang mga hari na korap, ang nangyari, naparusahan ng bansang Israel. Sabi sa verse 22, sinabi naman sa kanya ni Yahweh, pagbigyan mo na ang gusto nila, bigyan mo sila ng hari. Kasi pag sinabi po natin na ang lahat ng klase ng gobyerno ay perfect will ng Diyos, parang sinasabi din natin na si Lord ang nag-design ng gobyerno ng ni Hitler sa Germany, ni Idi Amin sa Uganda, kung saan kinakain niya yung kanyang mga kalaban, magkakaroon ng mga pagpatay, palawakang pagpatay sa kanyang mga kalaban, iyon po ay hindi kalooban ng Diyos. Pero dahil po sa katigasan ng puso ng tao at sa kanilang kasalanan, sige, yan ang gusto nyo, ibibigay ko. Yan po ang halimbawa ng mga bagay na permissive or inaalaw lamang ng Diyos dahil din po sa kagagawan natin. Bilang konklusyon, mga kapamuso, nang isang opinyon ay nagiging mali kung ito po ay salungat sa established facts.
at sa absolute truth. Kung salungat ito sa katotohanan. Sabi nga sa isang praise na nabasa ko, try being informed instead of being opinionated. Maganda po na may sarili tayong opinion, karapatan natin yon, pero dapat informed din tayo na ating mga paniniwala at opinion ay base naman po sa katotohanan. Halimbawa po, ang Biblia, hindi po natin yan basta-basta maiintindihan base lamang sa ating sariling opinion. Dapat alam natin yung detalye at katotohanan nito para mas maintindihan natin at maipahayag natin kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng talatang ito, ng istoryang ito. Sabi po sa Proverbs chapter 14 verse 12, "There is a way which seems right to a man, but it ends in the way of death. May daang matuwid sa tingin ng tao, ngunit kamatayan ang dulo nito." Proverbs 18:2, "Fools have no interest in understanding. They only want to air their opinion. Walang saysay sa mangmang ang lahat ng bagay. Ang nais lang niya'y ipakitang siya'y may alam." Kaya mga kapamuso, dapat may alam tayo sa katotohanan at ang katotohanan ang siyang ating itaas at ipahayag. Iwasan natin ang magbahagi ng mga bagay na walang katotohanan. Sapagkat ayaw ng Diyos na tayo ay nakikiisa sa mga bagay na kasinungalingan. Itaas natin ang salita ng Diyos sapagkat ang salita ng Diyos ay katotohanan. Tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos, maraming salamat po sa amin na naman pong natutunan patungkol po dito sa opinion. Salamat po dahil lahat kami, Panginoon, ay may karapatan magbahagi ng aming opinion. Gayunman, dapat ang aming opinion, paniniwala, ay base rin po, Panginoon, sa katotohanan at hindi sumasalungat sa katotohanan. Panginoong Diyos, bigyan niyo po kami ng karunungan at pangunawa upang sa aming pangapananalita or kahit sa aming mga sinishare sa aming social media, Panginoon, ay base lamang po, Panginoon, sa katotohanan. At hindi po kami mabiktima ng mga misinformation and disinformation, Panginoong Diyos, na kumakalat, lalong-lalo na po sa Facebook, sa TikTok, sa YouTube, Panginoon. Give us wisdom, Panginoon, truly Lord God, bilang mga Kristiyano. Kami po, Panginoon, ay maging agents of truth, maipahayag, maibahagi, maipangalat ang katotohanan ng iyong salita. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen.